Ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, magpapatuloy yung pananalasa ng bagyong Agaton habang papalapit naman yung isa pang mas malakas na bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ngayon ang signal number 1 dyan pa rin sa may southern portion ng Masbate, gayon din sa may eastern Samar, Samar, northern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northeastern portion of Cebu, kasama ang Camotes Island at dyan sa may eastern portion ng Bohol. Nakataas din yung signal number 1 dyan sa may Surigao del Norte at Dinagat Islands sa Mindanao. Makakaranas po ng masungit na panahon ngayong magdamag yung mga binanggit nating lugar. Inaasahan din ang maalong karagatan sa mga lugar na may signal, kaya delikado pong maglayag ang lahat ng mga sasakyang pandagat. Nakadalawang landfall na po yung Tropical Depression Agaton, mga kapuso. Una dyan sa may Kalikoan Island sa may Giwan Eastern Samarian kahapon niya ng umaga, at yung ikalawa ay dyan sa may Basay, Samar, kanina mang hapon. Taglay pa rin itong lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour habang nandyan sa may Basay, Samar, at ang kanyang bugso 60 kilometers per hour. At ito, mga kapuso, halos hindi kumikilos yung bagyo. Sa forecast ng Pag-asa, unti-unti itong lalayo sa may Eastern Visayas, pero hindi ngayong gabi, kung hindi posibleng bukas pa ng hapon, at tuloy-tuloy na lalayo yan at posibleng humina na yan habang nasa may karagatan ng Pilipinas bilang isang low pressure area. At sa wind forecast map ng Metro Weather, makikita nyo ito yung sirkulasyon niya, pero unti-unti habang lumalayo yan, nawawala yung sirkulasyon, yan yung senyales na tuluyan ng hihina yan at magiging isang low pressure area. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, dahil sa bagyong Agaton, magtutuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan mula ngayong magdamag hanggang bukas dyan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At may mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi, mga ulan, kaya napakataas at maging handa po sa banta ng pagbaha at yung pagguho ng lupa. Halos buong araw din ang pag-ulan sa may rehiyon ng Bicol, maging sa may Maropa, pero northern at central Luzon, pagdating sa hapon, posible naman may mga thunderstorms, iba't ibang bahagi ng northern at central Luzon. Kabilang din dyan ang Metro Manila, kung saan sa hapon, mga kapuso, may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Samantala, yung bagyong malakas, huling namata naman 1,265 kilometers east of southern Luzon, nasa may Pacific Ocean yan. Inaasahan yan, mga kapuso, napapasok ng PAR, kung hindi ngayong gabi, bukas ng madaling araw, at tatawagin ito sa local name na Basyang, pangalawang bagyo ngayong taon. Magkakaroon pa rin ng interaksyon yung dalawang bagyo kahit napapahina itong si Agaton, dahil unti-unti makikita nyo habang nasa loob niya ng PAR, sasama na yan dyan sa sirkulasyon, mas malaking sirkulasyon nitong bagyong malakas na pwede na rin nating tawagin bagyong Basyang. At mga kapuso, sa Miyerkules, halos unti-unti po lalayo na yan simula Miyerkules Santo, kaya unti-unti na rin mababawasan yung masamang panahon dito sa bansa. Rainfall forecast natin ito Wednesday, Miyerkules Santo, sa hapon na lamang makakaranas ng mga pag-ulan yung Visayas at Mindanao, pero ang Luzon, halos, mga kapuso, kung sa kasagsagan ng bagyo may ulan yan, mababawasan na po yung mga pag-ulan, hindi lang Luzon, kundi Visayas at Mindanao. Pagdating ng Huwebes Santo, halos wala na rin ulan sa malaking bahagi ng Luzon, pero may mga thunderstorms ka pa rin, Huwebes Santo yan, dito sa Visayas at Mindanao. Pero makikita nyo, mababawasan na yung mga pag-ulan dyan sa Visayas at Mindanao. Pagdating ng Biyernes Santo, halos walang ulan sa umaga sa buong Pilipinas. Pagdating ng hapon, thunderstorms dito sa may Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Wala pong kasunod na bagyo yung itong si Basyang. Pagdating ng Sabado de Gloria o Black Saturday, ganun pa rin, halos walang ulan sa umaga dito sa Luzon at Mindanao, maliban niya sa Visayas. Pagdating ng hapon, mga thunderstorms pa rin ang maaasahan dyan sa may Visayas at maging sa Mindanao. At mga kapuso, patuloy po nating babantayan yung mga pagbabago na yan sa mga susunod na araw, lalo na mula Huwebes Santo, kung saan marami na ang magbabakasyon hanggang sa Linggo ng pagkabuhay. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News.